following presentation is presented to you by Centrum Fuel, the fuel of champions. Kay Mr. Alex Villana, kaibigan ng mga cyclists sa buong Pilipinas, alapagan natin. Kuya Jess, gusto kong sabihin at malaman nila na ang iyong kasikatan ay hindi nagtatapos nung kasagsagan ng inyong tagumpay during the tour, dahil ipinakita ninyo at the age of 77 yung pag-aaruga nyo sa mga siklista na makapagbigay ng magandang karera sa pamamagitan ng una-una sa pagsasurvey ng ruta na kayo mismo ang umiikot. Alam nyo, mga kapwa siklista na makikinabang ngayon sa karera, lagi nyo tatandaan, ito yung nagpapakarera si Kuya Jess. Hindi yan nagpapakarera ng hindi lumalabas at nagpapakahirap, nagpapakapawis, at iniikutan niya ruta para masigurado niya na safe tayo. Okay? Ngayon, Kuya Jess, hahandugan namin kayo ng isang awitin. Ha? Happy birthday lang naman. Happy birthday to you! Happy birthday! This year's birthday race of Jesus Aquino Garcia Jr. is the 244th cycling event the Mangaldan native has organized and directed since March 7, 1974. Manong Jess Garcia, fondly called Biking Jess, an award-time baby, rose to stardom in the 14th edition of Tour of Luzon in 1973 when the late attorney Gerunso Lacuesta, the father of Philippine cycling, revived the storied endurance cycling classic in the same year after 4 years of hiatus. The widely acclaimed three-time national tour champion Biking Jess is undoubtedly the country's only singing and recording cyclist. Ladies and gentlemen, it's Vernon Amaranto of the Master Category. Draws the first blood. Itong si Vernon Amaranto. Tingnan natin muna to. Check muna natin si Vernon Amaranto of the Master Category 35 to 49. Ladies and gentlemen, this is Vernon Amaranto. It's campering to be in front. Mukhang rumi-race back si Vernon Amaranto of the Master Category nitong birthday race ni Manong Jess Garcia Jr. Sinusundan siya na number 11 from the Master Category. Alright, the sporting wind space frame, Vernon Amaranto, the 35-year-old executive rider ng Excellent Noodles, is one of the riders dito sa breakaway. And here we go, the birthday boy, Jess Aquino Garcia Jr., the top marshal dito sa competition ito. Atras tayo ng konti, ha? Alright, nakikita niyo po sa harapan ang pinaghalong Masters and Grandmasters category. Ang Master category po ay 35 to 49 and then ang Grandmasters po ay 50 up. Nahalo-halo po ito ngayon at ang kinocover po natin ngayon ang Grandmasters category 50 up. Mabibilis po ang takbo nila ngayon. Ang dalahan ni even itong si Grigo Bolinas from Santa Barbara ay humahato ng about 45 kilometers per hour. Grigo Bolinas. Nandito si Mr. Alexander Villar, Austin Villan at iba pa mga kilala mga riders including Jerry Aquino, Juancho Bumagat, and of course the NYK proprietor and founder Antonio Ilumbay nandito. Halo-halo to, 35 to 40 na. Nakita niyo mga race column, oh. Pang Ronda Pilipinas ang haba at ang galawan talagang pang professional na professional lang datingan. Nandito po tayo ngayon sa bandang Mapandan, Andrew to San Jacinto, Pangasinan. Okay, pedaling at a speed of 46
45 to 46 kilometers per hour. This is the Grand Masters and Masters category of the birthday race nitong si Manong Jez Garcia, who just turned 77 today. Jez Garcia Jr. was born on December 18, 1945. Siya po ay a wartime baby, born to a Mexican father and Filipina mother. Yan po. Ito po mga kaibigan, mga exultant riders ng Grand Masters and Masters category. About siguro more than 60 riders ang nandito ngayon. Haluto, Grand Masters and Masters. Nakita natin si Juancho Bumagat, who is bidding for a back-to-back champion. Ayan, kasi kahapon po nanalo po si isa po ang nagkampiyon sa kategory niya, itong si Juancho Bumagat, itong 55 to 64 category na ngayon po ay bidding for another championship. Ito po si Jerry Aquino Jr. or Senior, ang father po ni Jerry Aquino Jr. And we have here Mr. Manny Ojerio of Excellent Noodles. Ito po, nandito na po tayo sa puwitan ngayon at medyo mumabagal pa rin ho. Medyo mahaba-haba po. This is a 46.3 kilometer road cycling race happening here in Pangasinan. Today is December 18, 2022. At kitang-kita po natin ngayon kung gaano sila ka-eager and diligent to win in this competition. Medyo malakas-lakas siguro ang headwind ngayon, ano? Including headwinds, and we have here the top poncho of Excellent Noodles. Nandito ngayon, pedaling at a speed of 36.5 kilometers per hour, sporting Cannondale. This is Mr. Alexander Villan. On the heels of Juancho Bumagat, Bumagat is Sir Alexander Villan. Ito si Austin Tumatrangko. Sa likod niya si MN Shuttle Executive na si Boy T. Plesoy. May kumakawala. Puro po master po itong kumakawala. Pero nauna na po lang si Vernon Amaranto of Excellent Noodles sa harapan, ano? Ito perhaps ang the second group. Dalawang Excellent Noodles nung nandito, ano? But we'll concentrating dito sa Grand Masters. 50 up ang coverage natin. Okay, number 13 formally draws first blood, gets a head start dito itong si number 13, who happens to be a lad, Sam Meneses. Okay, medyo na gano'n sila ngayon, medyo nag-backpedal ang mga ito at nagkalat-kalat sila. They are almost occupying both lanes at this very moment. We have here Sir Boy, or no, it's not Boy T Plus. Halo-halo pa itong nasa harapan natin to, no? So for your information, and tatlong riders from the master category, age 35 to 49 ang nasa una na. So eto ngayon ang grupo na to ay ito ang second group noon. Wala nang ibang nauna pa, di ba? Wala na, ito, nakabantay tayo ito. Ang layo ng diferensya nito sa first group ng master category. At ang nandito ngayon sa leading ngayon at this very moment dito sa category ng Grand Masters, atras ka ng konti, ay itong si Excellent Noodle rider number, ano to, number 05, Arvin Catan. So si Arvin Catan, so tama ba? Arvin Catan, then followed by a number 23, then si Juancho Bumagat na. Nakabantay lang sila ngayon dito. Kumbaga, sabi nga nila ay mamahaba pa to. About 13.57 kilometers into the competition, about 20 more kilometers pa, no? At ang final nito is a mountain top finish to dito sa Biker's Den. It symbolizes itong Biker's Den, constructed to immortalize the
pagiging ano, no? Pagiging number one din ng 4th District of Pangasinan pagdating sa cycling, ano? Sa 4th District of Pangasinan alone ay meron ng 4 na kampiyon, ano? Ito nga si Jess Garcia Jr. at si Ruben and tatlong Carino, Ruben at si Samson including Joshua Carino. Iba pa ho pa yung other 17 riders na nakampiyon sa Pangasinan since Rufino Gabot is the Tour of Luzon 2nd Edition Championship in 1957. Here we go. Ito po, about more than 60 riders ang nagko-compete ngayon. Halo po yung combined Masters and Grandmasters category. So inuulit ko po, ang Masters po ay 35 to 49 at ang Grandmasters po ay 50 above. Here we go. Nandito po si number 10, ano? Mr. Antonio Elumba, the NYK founder, who also joining the fray in this historical road cycling competition because this is the birthday race of Manong Jess Garcia, the singing cyclist. By the way, si Manong Jess Garcia Jr., ano, nagsimula yan, nagka-interest sa cycling in 1962 nung binili siya ng racer bike ng kanyang mother. At katabi pa nga niya daw sa higaan to etong bisikleta niya in 1962. Then nag-compete siya sa mga karitirim race in the nearby town of San Fabian. And he also qualified dito sa 1964 Tokyo Olympics, ano? But according to him, meron nagkaroon ng disparity pagdating sa shortlisting, no? Nakuha siya pero hindi siya among the contingents who participated in the 1964 Olympics. Hindi siya nakasama doon, na-qualify siya, no? So, ang nakasama lang doon, if I'm not mistaken, itong si Cornelio Padilla, no? Kaya nga, supposedly dapat kung may kasama si Cornelio Padilla na nagtrahang ko dun sa 1964, maaari nakakuha tayo ng ginto daw dun. That's according to Sir Jess Garcia, no? Okay, by the way, itong si Manong Jess Garcia ay first runner-up to noong 1965 and 1967 during the time of when Jose Sumalde seized the championship in 1965. Pangalawa si Manong Jess doon. And in 1967, when Cornelio Padilla, the late Cornelio Padilla, seized the 1967 title, Tour of Luzon title, pangalawa rin si Manong Jess Garcia doon, ano? So nagkampiyon lang si Manong Garcia after 6 years in 1973 during the 14th edition of the Endurance Cycling Classic Tour of Luzon. Hope na marami po kayo natutunan sa ating mga sa aking leksyon sa araw na to about the some bits of information, historical information dito sa cycling, ano? And I can attest to that sa veracity of information na aking sinasabi because it is based on facts and not on theory. That's according to Sir Jesus Aquino Jr. Who says Jesus Aquino Garcia Jr. By the way, ang mga Aquinos talaga, no? Taga Mangaldan yan. Ang mga Aquino. At ang Garcia ay taga... Okay, by the way, si Manong Jess, since today is his birthday, 77th birthday, Manong Jess Garcia ay merong tatlong title to, 1973 Tour of Luzon champion ito at Tour of Pica and Marlboro Tour, the first Marlboro Tour edition, ano, siyang nagkampiyon, including yung Tour of Pica nga in 1977 and in 1978
If I'm not mistaken, ano, mga bandang April 1978, he migrated to United States of America. So bumalik lang siya to compete in 1982, pero hindi na siya nag-place, ano, mga 7th place na lang siya. Tapos doon niya sinabi sa sarili niya na it's about time to hang his boots. Yan po mga kaibigan, some bits of information about the birthday boy na si Mr. Jesus Aquino Garcia Jr. Nandito pa rin ba tayo sa Mapandan, sir? No? This is en route to San Jacinto. San Jacinto, Pangasinan. Okay. Okay, by the way, in 1973 when Manong Jess Garcia Jr. won the 14th edition of Tour of Luzon, ay tumigil siya in 1974, a year after, kasi na-recruit siya ng Vicor to record his ever famous song na Buhay Siklista, no? Hanggang ngayon talagang sikat na sikat yung kantang Buhay Siklista na yan. Yung Buhay Siklista na yan, for your information, yung hit niya na. By the way, si Manong Jess Garcia incidentally is a former member of the Hitmakers, ano, in 1970s. Yeah, mga kasabahan yan. Ang daming sila, Victor Wood. Kasabahan niya, mga iba pang mga kanta. Even nakipag-collaborate siya kay Joey De Leon, itong si Manong Jess Garcia, no? Going back to Buhay Siklista song, Buhay Siklista song was composed dito, mismo sa loob ng pantrangko, no? Nung pauwi si Manong Jess from Manila to Pangasinan. Natapos niya ang Buhay Siklista after niyang buwaba, before niyang buwaba sa pantrangko. In 1973 or 74. Yes, kasi 1974 nagkaroon ng break siya sa cycling. Hindi mo rin siya nag-participate sa Tour of Luzon 1974. And in 1975, nakipag-compete siya sa Tour of Picana, no? Which was won by Samson Carino at pumangalawa nga itong si Manong Jess. By the way, si Mr. Samson Carino na is the first rookie to win a professional cycling championship, ano? For your information, si Samson Carino, the elder brother of Ruben Carino and the uncle of L. Joshua and Daniel Ben. Kanya pumunta nga tayo sa harapan. Sino ba nakawala doon? So nandito tayo en route to Mapandan, ano? Tingnan natin, may nagbaba natin ngayon. Wala na bang ibang nakapula kasi yung ano natin, eh, kino-cover natin, ano? Itong Grand Masters category. Okay, two rider just jumped ahead of the peloton. Ito po ang peloton. At ito, may nakikita tayong dalawa, no? Nagbabanata na. And we'll just confirm if chaser to or the breakaway dito sa Mima Pandan. Ito na nga po, nagbanata habang ako po'y nagle-eleksyon dito sa inyo. 19.26 kilometers into the competition. At nakikita natin dalawang riders, number 06 and 26 from the Grandmasters category. Ayaw, si Juancho bumaga tong number 26 and si number 06 is itong si Mr. Jerry Aquino, no? The father of Jerry Aquino Jr., a former Gopher Gold rider or a scratch heat rider. Mukhang talagang tinututuan na ni Gimba Pride, Gimba Nueva Ecija Pride, ang kanyang pagiging pagkuha or pagkaroon ng back-to-back championship title dito sa sa taon na ito dito sa mga palaro ng Garcias. Okay, ito na mga remnants ng ano, no? Not talking about remnants, itong perhaps ang second group, ano? Medyo clustered na, or ano sila? Separatist group ng Grandmaster, no? Or Master category.
Kasi ito mga naka-may kulang number ay ito yung Grandmasters which we are covering right now. Umahatop even si Austin Villan. Makakayanan kaya ni Austin Villan? From start to finish itong kanyang pagbabanat. 20.29 kilometers, about 13 more kilometers to go. Medyo umaakit ah. At 1%, ladies and gentlemen. By the way, itong elevation na ano to is 24 meters above sea level ito, no? Itong kanila tinatakop. Of course, we have here Sir Alexander Villan joining the fray dito sa peloton. Isang malaking peloton para ito. Pero humahalo ang master category, no? Alright, medyo umibili sila ngayon. Mapaspas because negative 1%. 38.9 kilometers per hour. 38.9 per hour. Huwag ka lang masyadong gigilid. Kukumpas na ako. May crosswind to, kaya ganyan ang nagkakaroon din ng echelon formation, ano? May crosswind dyan. Pag mga ganyan, ano? Parang kala ko nililipad yung kanilang bewang. Alright, talagang mapas pa sila ngayon. About 45.9 kilometers per hour and counting. It's going to be a historical race. Ayan. Medyo parang ano tayo dito. Inauna pala sa harapan, no? 13 and 27. Meron na nasa harapan, 13 and 27. Tingnan natin. Nakita na si Sir Alexander Villan. Talagang tinutugis yung mga nasa harapan. At of course, si Juancho Bumaga nag of course, at kilala natin yan. Si Juancho Bumaga is always on the prowl. Juancho Bumaga, a Marlboro veteran. Competed in ang ano nito, ang prime niya nung 1990, mga late 90s. Itong si Juancho Bumaga, kasabay nila Henry Domingo yan, saka si ni Long Mandy and others, ano? Even si Renato Dolosa, kasabayan yan. Medyo bumabagal sila, kabayanan ito kasi. 31.8 sila ngayon, medyo nag-re-recover sila ng bahagya. Papaspas ulit yan pag nagkaroon ng mga bushes, ano? Medyo parang papasok tayo ng mga bayan, ano? Oh, dali. Okay, mauna tayo ng konti. Medyo sumisigip dito. They're filling the lanes at this very moment. And we can see Romeo Camillo. Okay, may nagpo-pull away dito sa second group na sinusundan siya ni Romeo Camillo, ano? Ito na lang ang tinatarang ko ni Romeo Camillo, pero hindi sila magkalaban, ano? Masters yung nauuna, yung tumatarang ko ngayon habang sitting behind is Romeo Camillo, the one of the top guns of the executive cycling team ng Excellent Noodles. Tago tayo dito, okay. Medyo confusing ng konti ang mga bawat crossing, ano? 45.6. Dito na tayo sa harapan para mas konti tayo dito. Si Austin Villan, ang lakas talaga nitong batang to. Talagang gusto rin mag-back-to-back to sa ano eh, sa pagiging first runner-up. First runner-up to, yata kahapon, ano? We'll be right back.
safety tayo ng posisyon. Okay, Austin Dillian has a leg up. Is captaining the entire category of Grandmasters right now. Mapaspas po siya ng about 42.3 kilometers per hour. Ayan, medyo ay sharp turn dito sa papasok. Papasok na to, if I'm not mistaken, papasok na ito ng San Nacito. Okay. Medyo gitna lang tayo, idol. Medyo gitna lang tayo, idol, ng konti. Ang sharp turn, it's a hairpin bend ang kanilang na-experience dun, ha? Alam mo, ang galawan ng mga executive, ano? Talagang parang pro na rin. Because every now and then, talagang merong Juna praises na nangyayari dito sa Luzon. Participated also by some biggest name in cycling, like Excellent Noodles. Without the support of some executives, talagang some races will never be possible. Talaga ang ganda ng ruta dito. Medyo pabugso-bugso ang mga ito, medyo papasok tayo. Papasok tayo ngayon sa kabayanan. Paspasan at tagpagan sa San Jacinto, Romeo Comingao ay mukhang maglalaban ang Excellent Noodles dito. By the way, kahapon ano, nagka 1-2-3 finish ang Excellent Noodles dito nga sa kategory na to. Ang 55-64 na ngayon ay naging 50 up Grandmasters category, Romeo Comingao captaining the on the breakaway with number 11. Arnulfo Abalos yung kasama niya. Arnulfo Abalos and Romeo Comingao ang nangunguna ngayon sa Grandmasters category. At lumalayo po ang peloton. Lumalayo ng gusto ang peloton. The Stormy Peloton is here. At medyo, of course, somebody is captaining the peloton. At medyo lumalakas ang kanilang karga. Lumalakas ang karga ng peloton approaching the first group right now. 11 and 12, 11 and 3 for the Grandmasters category ang nangunguna ngayon. That's Abalos and Comingao, Romeo Comingao. I'm talking about the patriarch of Comingao, itong si Romeo Comingao. Ito na mga, just as I thought, nakalapit na po ang peloton, combined peloton of Masters and Grandmasters. Ito na sa ngayon ay humiwalay, nasa breakaway ngayon. Itong si, officially itong si Austin Dillian, which who is part of the Masters or Grandmasters category. Still Romeo Comingao, unrelenting, unwielding, continues to buckle down alongside number 17. Nawala yata si number, so number 14, dumadami ngayon. So it's a isang race column ulit to. Isang malaking pulutong po ulit ang nabuo ngayon habang humihiwalay itong chaser na ito, number 33 ng master category, no? Wala-wala na sila, Vernon Amaranto. Talagang nagmimirienda na sa bikers din. Perhaps ngayon, ano? Okay, 36.35 kilometers into the competition. About if I'm not mistaken, so if I'm not mistaken, about less than 20 kilometers na lang, ano?
about 17. Ballpark figure. Malakas talaga itong si mukhang kinbo lang ngayon, si Austin Villan na nag-attempt to break away, to break. At ito, matatag na matatag, Romeo Camingao, subok na subok dito yan sa Pangasinan. Itong si Romeo Camingao, who hail from Davao City. Romeo Camingao is the father of the PNSI rider, Danmar Camingao, Jomar Camingao, Rush Camingao, and three others. Maganda itong labanan ni Manong Jess. At ang temperatura ngayon ay pumapatak na 32.1 degrees Celsius. Mas malamig ng 1 degree kesa kahapon, ano, na nag-cover tayo ng the same category. Medyo provincia-provincia dito at malayong-malayo sa mga truck at iba pang mga masasamang elemento. Okay, this is the first day race of Manong Jess Garcia. A wartime baby. And a very passionate cycling enthusiast itong si Manong Jess Garcia. Na pinanganak sa Mangaldan, Pangasinan. Pangasinan is, according to Sir Al Mendoza, the cycling crazy province ang Pangasinan. San tayo? San Jacinto, here is about 2 kilometers more after ng San Jacinto, ano? Susunod na dyan, San Fabian. Banata na yan. Mababa ka dito. Nagta-drafting eh. Okay, nakikita lang natin dito ang only breakaway. Solo breakaway itong si Romeo Camingao. Si Romeo, identify natin itong kasama niya if anong kategoro nabibilong to. Ay, from master category. Si Romeo Camingao na lang, nawawala si Juancho Bumangat. Ano naman lang, kilala naman natin si Juancho Bumangat, ano? He is always on the prowl and keeping his head above waters. Right now, dito sa Grandmasters category, Romeo Camingao paddling his own canoe. Iniwanan na po niya ang kanya mga kasamahan, including the 55 to 64 category champion kahapon na si Juancho Bumangat na kanyang teammate nitong si Romeo Camingao na nangunguna ngayon after 29.7 kilometers negative 1. Medyo malambot-lambot ang kakalsadaan, hindi masyado makunat-kunat. Ay, sumusunod itong na si number 11 or number 72, should I say number 17. Danny Ugay. Si Danny Ugay po and Romeo Camingao. Danny Ugay and Romeo Camingao ay siya lang po ang dalawang race leaders, pero mahaba na ang break nitong si Romeo Camingao, ano? Medyo minsan talagang nare-reabsorb siya, pero mostly naman siya ang umahawak ng trangko, ano? Ah, nalalapit na po. Medyo dito is we're heading towards the Kabayanan ng San Jacinto. At papasok na tayo dito sa San Fabian, malapit-lapit na. Iko-cross lang natin tong bayan ng San Jacinto in the meantime, ano? San Jacinto, alam mo, ang San Jacinto katabi lang niya mga Mangaldan, ano, pero parang umiikot lang kami, ano. Katabing-katabi niya Mangaldan at napapagit na ang San Jacinto sa Mangaldan at San Jacinto is flanked by two famous towns, itong Manawag and Mangaldan, parehas letter M.
Alam mo naman, pag sa Manawag, ano, yan ang hometown ni Rufino Gabot. At yung isa pang popular Tour of Luzon rider na si Gonzalo Recotos. Malapit na po siya na kumahanan dito, ano? Kakahanan na po sila dito. Uminto tayo dito, uminto tayo ng konti dito. Sa police, kanan ka, sa police. Ayan po sila ngayon, abante ng konti. Safe lang, ayan po, yung kanan po. Last turn para po malating ang San Fabian. Okay. Medyo dito, ang pagkakaalam ko dito, hindi masyadong maganda ang, hindi masyadong pino ang mga asfalto dito, ano? Okay, overtake na tayo, idol. Overtake na tayo. We're now in Barangay San Vicente in San Jacinto. En route to San Fabian, the seaside town of Pangasinan. At medyo mabagal. Mabagal sila ng konti. By the way, 28 riders competing for the Grandmasters category ngayon, ano? Ang Grandmasters is 50 above. Yan, medyo naramdaman natin hindi nga pino, di ba ang kalsada, idol? Hindi pino ang kalsada dito, pero sa ganito, kabisado ni Romeo kami ngaw to. Ilang beses nang kabisadong kabisado talaga. Ako na nagsasabi sa inyo. Okay, perhaps this is the second group ng Grandmasters, ano? Composed of Boy Tiples and Austin Dillian. Malakas yan, si Sir Boy Tiples of MN Shuttle Service. Martayo ulit. Pero hindi pa rin natin, hindi pa rin nagpaparamdam, mga kaibigan, itong si Juancho Bumagat, the pride of Gimba Neva Ezeho. Okay, we're fast approaching. Ramdam na natin, medyo makaldag-kaldag na, no? Medyo wavy or warped ang kakalsadaan dito. Bumibigat, bumibigat, mga kaibigan, bumibigat. Coming out of the saddle. Iniitang medyo biglang akyat. Paakyat sa tulay. Connecting San Jacinto and San Fabian, itong kulay na ito. Papunta ng Angyo to, Barangay Angyo and San Fabian. At papunta sa Pangasinan, La Union Road. Kakaanan sila dyan mamaya-maya. Papunta sa Pangasinan, La Union Road. Kay National, Primary National Highway in Pangasinan. Tatlo ito, no? Perhaps ito ang mga second group na. Meron pa bang nawala doon na, ano? Wala na eh, pero talagang second group. Pero talagang malayong malayo na, wala na silang pag-asa dito sa first group, ano? About about 11 kilometers more. 11 kilometers na lang to, mga kaibigan. It's so exciting. Iba to, si Romeo Camiao. About 11 kilometers to go. Still in San Jacinto, Pangasinan, en route to San Fabian, to Barangay Angyo, San Fabian. Mabagal sila ngayon, 32.61. It's a 1% gradient. Lahat kaya nakasakay dito sa isang peloton na to. Combined the peloton of masters and grandmasters. Tingnan pa natin mamaya-maya. Right now, pedaling. Oh, abante, abante, abante. Abante, abante, abante. Lipat ka sa kaliwa. May dumidikit eh.
Abante ka na, lagpasan mo yung kotse kasi magsasalubong tayo ng ano eh. Okay, Juancho Bumagat makes his presence felt at this very moment. Tatlong big guns ito ng Excel and Noodle, the Grandmasters ang nandito ngayon sa harapan. Just as I thought. Sabi ko sa'yo, si Juancho Bumagat, always on the prowl lang yan. Waiting to pounce anytime. Mukhang may balak nga. Ikaw man, nanalo ka na kahapon. Tapos may race ngayon. Siyempre, gusto mo ulit manalo, di ba? For you to be able to get the back-to-back title, ano? 30 or 28 kilometers per hour. Medyo mabagal sila ngayon. About 9 kilometers to go. 9 kilometers to go approximately ang kanila pang remain. Alerto ka, men, ha? Alerto ka. Oh, pop. Ikaw mag-a-adjust, hindi sila. Iba tayo sa kamila, tapos adjust tayo ng konti. Ikin diretso! Okay, officially, nandito na sila sa Barangay Angyo, no? Barangay Angyo in San Fabian. It's still in the Cycling Crazy Province, Pangasinan. Ito po mga kaibigan, nagkakarga po mga kaibigan, nakakarga. About ang takbuhan ito ay matas-tas ng kote, 45 kilometers per hour. Konti na lang po ay mararatingan nila ang Pangasinan na Union Road. Medyo mahaba-haba rin yun. More than 10 siguro yun bago sila lumiko papunta sa Lititomeng, ang gateway dito sa Imalog Sur, kung saan ang finish line. O yan, hindi marapit, may sumusugod, may nakakarga. Number 06 from the Master category. So, still confirmed. Ito na po ang second group chaser chasing the first group. Dalawa po yung master category, no? Ito na po ang solo chaser ng master category 35 to 49, si Vernon Amaranto, sa kayong isa. Hindi po natin identify yun, pero hindi naman po natin ikinocover muna ngayon. Ang nagko-concentrate po tayo dito ay isa lang. Okay. Sumisikip ba? Sumisikip? Ito po ang mga crucial point or crossing na binabantayan ng ating mga kapulisan. Manning the stretch para hindi po magkaroon ng confusion pagdating sa mga lumalahok. Dito sa birthday race ni Manong Jess Garcia Jr. By the way, incidentally, Manong Jess Garcia is a product of World War II. Sabi nga niya, pag wala daw World War II, ay walang Manong Jess Garcia. Ha? Oo, mga 8 nga. Okay. By the way, si Manong Jess Garcia was born to a Mexican father na kasama ni General Douglas MacArthur during the Lingayen Gulf landing on January 6, 1945 dito sa White Beach. White Beach, by the way, is located dito sa San Fabian, Pangasinan. According to Manong Jess Garcia, ito pong White Beach na ito, contrary to other reports na sa Blue Beach in Dagupan City, nagland itong si General Douglas MacArthur ay sa White Beach talaga, in San Fabian. Sinabi mismo ng tatay niya yun eh.
Kasi ang Lingayen Gulf, by the way, is a 52 kilometer stretch shoreline to, ah. Mahaba-haba yan, kaya kahit saan dyan, pwede ka mag-landing, eh. It's a 52 kilometer shoreline from La Union, San Fernando, La Union to Bolinao. Okay, 39.13 kilometers into the competition, about 4 kilometers na lang po mga kaibigan. Roughly 4 kilometers, dito mo tayo sa pitaan habang tayo mag-a-attempt, mag-overtake dito sa, where is, somewhere in Barangay Mabilao. Kung di po ako nagkakamali, Barangay Mabilao na to, malapit na po sila lumiko dito, papunta sa Lipito, maeng. Okay, about 4 kilometers to go na lang po. Ang final 3 ay akyatin po. Final 3 kilometers ito. Ang simula ng akyatin ito sa may Lipit, Tumaeng, ano? Okay. 39.64 kilometers into the competition of the 46.3. 46, about 7 kilometers na lang. 7 kilometers, 46 nga pala ito, no? 46.3. At 43.6. Okay. Okay, from Excellent Noodles, ngayon ay after 40.67 ay may nangunguna po dito sa may Barangay Mabilao, roughly 6 kilometers ago na lang. Alvin Katan to ng Excellent Noodles, habang sinusundan sila ng mga iba pang riders from different categories. Dalawang category lang naman to. Okay, nawawala ngayon sila Romeo Kaminga. O, ito si Romeo Kaminga, nandito na sa gilid. Titingin ka sa side mirror, ha? Medyo tumitikit sila ngayon. Romeo Kaminga pumuporma ngayon sa harapan, nagdahan-dahan, ginagapang, trying to escape. Medyo nakatikit sa atin itong isa. Layo tayo ng pati. Layo. Ayan. Harapan tayo, ha? May mitrap. Kasi hindi tayo makakaporma dyan. Medyo mahirap-hirap po ang coverage ngayon sabagkat talagang git-gitan at maraming sasakyan ngayon dito sa Pangasinan, La Union Road na ito. Mabagal ang takbo nila. Romeo Camino coupling the entire, followed by Austin Villan. Talagang kung si Austin Villan ay sumasakay dito sa kanyang ito. Bago nga pala, ha? Malakas, hindi ba talaga dito? At 40.7 per hour, tumatrako papunta sa Mabilao, Palapad Road. Ito nga, papunta dito sa Lipit, Tumaeng. Kaya kakaanto na sila, medyo paunahin mo na sila, idol. Eh, sige, sumunod tayo. Sunod ka lang, ha? Ay, ano ka lang sa, biglang mag-serve itong tricycle na ito, oh. Okay, pasok. Bumuntat lang tayo ng konti. Tingin ka sa side mirror lagi. Medyo sumisikip. Sumikip-sikip. Uy, humahabol ito. Nakasakay mga kaibigan ang NYK founder na si Antonio Elumba en route to in Malog Sur and Lipit, Tumaeng. Malakas ito, eh. Itong si Mr. Antonio Elumba, no? Rider to ito before na executive rider din to. In 1998 nakapag-compete sa Centennial Race in Manila. Ayan, medyo bibigat dito. 1%. Sige, akit na. Mamaiwan tayo ng mga breakaway. Nawala na si Austin Villan. May akit na si Austin Villan mga kaibigan. It's not about the poundage, it's about the endurance at training na kanyang natutunan dito sa Excellent. Okay, about to make a left turn. Final 3, ladies and gentlemen, final 3. Ito na po ang kanilang sinasabi ko ni the final ascent.
to the finish. Austin Billion negotiating the about the 2% rate right now. About the 6%, about 6% ito. Kitang-kita mo naman, lumalawit na ang kanila mga dila. Meron pa ba sa harapan? Si Antonio, oh. Punta tayo dito kay Romeo Camingao. Perhaps si Romeo Camingao. Ito na nga po sinasabi ko. 10% ang bulaga sa kanila kaga dito. Bumulaga sa kanila ang 10% grade. At ang final 600 meters ito, dire-direcho, continuous for the line ang akyatin dito. Just pull away dito sa harapan. Si Jerry Aquino, si Romeo Camingao, yun, nandito. Okay, all set na ang Excellent Noodles Executive Cycling Team competing. Okay. Pero wala dito si Juancho Bumagat. Juancho Bumagat still on the pro. Okay, lapit na tayo kay, ano, kay Romeo Camingao, wearing jersey number 4. Ito na po ang particular part nito. Ito rin po ang pinaka-recover na nila, no? Tandaan nyo po, ito na lang ang last recovery nila. Idol, watch out ka dyan sa mga humps, ano? Marami dyan. Meron pa doon sa dulo. Okay. We have here Romeo Camingao. Meron pang nauuna, ha? Bukod kay Romeo Camingao. Yan, final 600 yan. Final 600. Okay, atin yan. Yan. Okay tayo, mangulan tayo. Ingat ka lang, ha. Okay, hindi pa natin lalaman kung sino yung nasa una. Final, ako. Hindi ko wala ng hump dyan. Marami po ang nasesemplang dito. At tingnan natin, malakas. Even si Sir Alexander Villan ay nangunguna. Umuuna. Ang lakas pala ni Sir Alex Villan. Sino tong number 4 na ito? Rudy Picaro. Ay, ito. Lawit na po ang dila. Negotiating the 13%. Nag-i-slow mo na po sila ngayon dito. This is Rudy Picoro, captaining the breakaway. Tinatawa lang siya ni Romeo Camingao, ang kanyang teammate. Then si mga veterano nandito. Dalawang veteranong Malboro Tour nandun sa huli ng konti, no? Si Juancho Bumagat and Jerry Aquino. Ito na, pumalit na kaibigan. Itong si Romeo Camingao. Sumusunod na lang po si Rudy Picaro. Juancho Bumagat, pumapangalawa na ngayon dito sa open category. 7%, ladies and gentlemen. 7%, about the final 300. Ito na. Ito na, cup of tinto ni Romeo Camingao. Titingnan natin. Alam mo naman si unpredictable itong si Juancho Bumagat, ano? Ang bigat ng labanan nilang ito, 9%. Kita na natin ang Lingen Golf, ang historic Lingen Golf. Pumipidal si about 18 kilometers per hour. Last 200, ladies and gentlemen, nawala na si Juancho Bumagat. You can keep the pace set by Romeo Camingao. Diretso, idol, diretso lang. Okay, Romeo Camingao, mibilis! Bakit? Romeo Camingao! Sinasabi ko na, balwarte ito! Mga kaibigan, once again, nanalo na naman! For the second time of my coverage! Alright, ladies and gentlemen, Dwayne Entertainment, we have here, ito pong nagkampyon unofficially dito sa birthday race, Grandmasters category, 50 up! Ni Manong Jess Garcia, wala pong iba kundi ang Tour of Matabungkay 2022 46 to 55 category champion. Wala pong iba, kampiyon na naman Romeo Camingao. Sir Romeo, kumusta ang race mo ngayon? This Manong Jess birthday race. Siguro na pagtiyagaan lang kasi hindi na nakapagbalik ng ensayo ng maayos. Pitik-pitik na lang. Kaya ito,
hirap na rin kahit na sabihin natin malakas noon, pero ngayon wala na. Ano na lang, tiyagaan na lang. Kasi kumbaga pantay-pantay na yung edad eh, hindi na ano. Pero kahit na ganun pa man, siguro sa dulo na lang nagkatiisan eh. Talagang hindi malayo ang pagitan. Siguro mga 3 pa lang. Kaya maraming salamat din sa nagpakarera, lalo kay Sir Alex Bilan. Sa lahat ng mga sumusuporta sa cycling, maraming salamat. Kaya maraming salamat din sa ano, mga sumusuporta sa mga na naglalaro-laro kay Boss Dwayne Entertainment siya nagla-live ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, Sir Romeo Comingo, sa 1 to 10, pinakamataasang 10, gaano kalakas ang, gaano ka doon? Anong i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10? Mga siguro number 4, wala pa sa kalahati. Ah, gano'n, pero nag-campion ka pa rin. Gano'n ba? Paano pa pag number 10 na yon? Ano, sir, tiyagaan lang, sir, kumbaga, kasi wala namang kakulay doon sa harap na ano na numero, kasi kulay lang yung tinataga na tinitingnan namin. Eh wala, di alalay na lang. Saka wala na rin, sir, talaga, sir. Kumbaga, pag hindi mo insayuhin na maigi, wala talaga. Nakikita ko lagi ka nasa breakaway, pero lagi ka nare-reabsorb din ng peloton. Malakas din ba ang peloton? Malakas, sir. Kailangan pamblocks lang yung sa akin eh. Kunyari, malakas na. Pero wala. Nadaan na lang sa tiyaga, sir. Ganun na lang ginagawa ko kasi wala na eh. Aramdam ko sa sarili ko. Pero alam ni Sir Alex na ganun talaga. Kasi hindi naman kami nag-prepare sa ganitong karera. Mga big risk kami nag-prepare. Kaya maraming salamat sa inyo. Okay, ilan taon na ba si Romeo Comingo ngayon? 51 na. Nakukuha lang sa tiyaga. So once again, live here in Bikers Den, San Pabian, Pangasinan with unofficial champion ng Grandmasters Category 50 Up. This is Dwayne Badua for Dwayne Entertainment. Hey,